Okay, ito pong mula ngayon yung pinipiram si Instructor na gunsmith din naman. At palagi ko sinasabi na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat ako dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, bago tayo magpatuloy at magpasalamat sa ating mga subscribers, ay gusto ko lang basahin ang komento ni Roland Bislig. Sabi niya, Sir, Colt 45 po ang unang ginamit sa mga Moro Juramentados, hindi ang pistol 45 Colt. Tama po ito. Ang unang ginamit talaga ay revolver at shotgun. Okay, bago natin yan talakayin, ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 37,600 na mga subscribers. Okay, salamat po sa mga pag-share ng ating mga videos at lalo tigit doon sa mga silent viewers sapagkat tayo ay isang charity vlogger na may anim na estudyante na tinutulungan na yung kinikita natin sa YouTube channel ay tinutulong natin sa mga estudyante na anak ng mga single parent. Kaya pasasalamatan natin ang mga silent viewers at ang ating mga sponsor sa pangunan ni Alfredo Isidro Ordocipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubel Plato ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, si Adrian ayaw magpakilala ng isa at tawagin natin si Adrian, at si Conrado Ilolaylio at si Conrad Diaz. Okay, tayo po hindi tumitingin sa laki ng halaga. Ang mahalaga po ay tayo nakatulong. At sana marami pa ang magpadala dito sa ating GCash number para dumami pa ang ating mga estudyante. Ayan, at itong comment na ano, ay tama naman yung comment ni Roland Bislig na talagang hindi po ang unang ginamit ay 1911 pistol kundi Colt 45. Tama po 'yun. Pero ang tanong ay ginamit din ba yung 1911 sa mga Moro. So ang unang ginamit po talaga ay shotgun. Ito po panoorin natin. Sana hindi tayo ma-copyright. Hindi ko papanood sa inyo yung buong video dahil baka ma-copyright tayo. Shotgun is an improvement over the model of 1893 made by John Browning. This is a pump action shotgun. This particular one is 12 gauge. Shotguns were first adopted for use against the Moros when we were fighting the Moros in the Philippines during the Philippine insurrection. Okay, ayan o. Ito hindi na nanggagaling sa akin ha. Inano ko na lang yung mga history dahil sabi nila magulo daw kung si Dr. Gabriel. Siguro ano to eh, magulo daw ako. At saka si Francis Ibaristo, magulo daw. So, ayan. Hindi po galing sa akin yan. Yan po ay sa history ko na kinuha. Yan po ay shotgun. At ang kanilang sidearms ay ang sidearms nila dito ay pistol. Ngayon wala pang 1911 noon dahil kung titingnan natin, nag-umpisa ang gira ng Amerika at saka Pilipinas noong 1898 hanggang 1913. Okay? 1913. So, yun namang Moro ay nag-umpisa yung rebellion noong 1898. Yan. Yun ang umpisa ng Moro, ang gera noon ng mga Moro. So, tiningnan ko rin yung ano dito, ito. Yung Moro Rebellion ay 1819 hanggang 1913. Okay, so, sa
sa loob ng taon na yan, from 1819 hanggang 1813 ay hindi pa, kumbaga yan yung tagal ng labanan nila. Ng mga Moro at ng mga Pilipino, ng Amerikano at ng mga Moro rebellion. So tiningnan ko yung kung kailan na develop yung ano, kung kailan na develop yung 1911. So nung tiningnan ko yung listahan, ayan ay yung first production niyan ay noong 1900 at yung modelo ay Colt 1900. Tapos ang caliber pa niya na hindi 45, 9mm pa. At saka 38 ang caliber. Hanggang nung nagkamiro niya ng ano eh, development. Hindi naman kaagad yan 1911 eh. Noong 1902, naging sporty model. Yan. Tapos 1902, nagkamiro na inano, nagparang pina-trial test sa mga sundalo. So ginagamit na yan. Pero hindi pa 45 na 9mm at 38. Tapos nung 1903, nagkamiro ng pocket hammer. Ayan, nagkamiro ng mga variation niyan. At nung 1905, yun na yung first na caliber 45 ng 1911, 1905. Tapos nung 1907, yan pina yung 45 na yan ay pina-trial na yan sa mga Amerikano. Yung 45 na yan pina nung 1907. So pasok pa kasi 1913 natapos yung gera ng First World War sa Pilipinas. So may gera pa, pinagamit na yang ano nung 1907 yung ano, at nung final model na naging 1911 yan ay nung 1910. Tinatawag na yung 6,000 rounds. Mali ako nung una, sabi ko 10,000. 6,000 rounds lang pala yun na kanilang test fire. 6,000, at sabi nila ay wala pang malfunction na nangyari. At every 1,000 rounds ay nililinis yung baril. At pag mainit na ay nilulubog pa nila sa tubig para lumamig agad. Dalawang araw na test yun. So yun na, naging 1911 na yan at naging official na side arms ng mga Amerikano, ng mga army na Amerikano. Pero may military trial test yan noong 1907. So may napanood din ako ditong video, kumbaga malalaman din natin na kung talagang yan ay ginamit sa ano, ginamit ng mga Amerikano sa Pilipinas ng First World War. To. Tingnan natin. Okay. Ulitin natin ha. Ito. Ulitin natin. Oh, so nagamit sa Pilipinas nung World War 1. So late na pero nagamit din dahil nga nag-request sila nag-request sila ng pistol at yan nga ang
nagamit din na sa Pilipinas yan. May mga video pa ako dito na ano, hindi ko lang pwedeng mapanood lahat dahil baka nga tayo ay hindi, baka may ano, may copyright yan eh. Kaya kung ito, mapapanood din natin ito dito. Just could that say the same thing about their rulers? This was especially apparent during the Moro Rebellion, the armed conflict between the Moro people and the US military during the Philippines-American War. In fact, the dire need for more stopping power prompted the US military to revert, yes, revert back to the decade-older 19th century M1873 single-action Colt revolver caliber 45. Okay, kaya yung sabi ni ano na Colt M1873 yung unang ginamit. Tama ito si ano? Tama ito si Roland Beslick. Pag tama naman eh, isinasang-ayunan ko. Talagang ang unang ginamit ay Colt M73, yung kanilang sidearms, at ang kanilang ano ay shotgun. Nakalimutan ko na yung ano no shotgun nila, Winchester, kung hindi ako nagkakamali yung shotgun nila. So ayan, at nagamit yung shotgun, nagamit yung Colt, at nung late 1907 ay na-develop na yung 45 at nagamit din late na, dahil yun ay ni-request na ng mga Amerikano na gusto nila ay may pistol na na caliber 45. So yan lang yung ano, yan lang yung mapapaliwanag ko. Sa totoo lang, hindi naman ako magaling talaga sa history. Kaya yung iba naguguluhan. Yun lang ang ano ko, kaya pinapanood ko na lang itong mga ano na ito. At ito yung mga unang modelo ng ano ng 1911, yung tinatawag na 1900, 1902, 1903 hanggang 1907, naging 45 na. Yan, marami pa yan. Actually yung 1911, hindi man niya ginawa ni Moses Browning na 1911 agad na ganyan, hindi. Develop nga ang ginawa diyan eh, dinevelop yan. Hanggang sa naging final yan nung 1910. At kaya tinawag yan na 1911. Pagkatapos nung test fire, binigay na yan at pina-adapt na sa mga sundalong Amerikano. Diyan na nagkamiron ng history ang ano, ang 1911. Pero yung ano, yung shotgun at saka pistol na 45, yun talaga ang unang ginamit. Yun ang unang ginamit. Okay, kaya sabi ko nga, nung Moro na-develop, nung Moro War, dinevelop yung panahon ng Moro War, dinevelop yung 1911 na pistol. Okay, yung iba naguguluhan eh. Okay, so yun ang history niyan. Pero nung First World War, kinuha ko ang mga top 5 gun that defined World War 1. Kinuha ko yung datos. Puro naman YouTube 'yan eh. Makikita din naman niyo sa YouTube. Kaya yung ibang naguguluhan sa ano, hindi naman ako historian, yung ibang naguguluhan sa akin, panoorin na lang ninyo sa YouTube. Okay, ang number 1 na ano na gina na kumbaga yung defined the gun na ginamit ng World War 1, yung top 5 ay yung Lee Enfield rifle. Yan. Tapos yung German Mauser. Yung Giwer 98. Yan. Tapos yung US M1911 pistol caliber 45 pistol. Napasama number 3 yung US M1911 pistol. O number 3. Ang number 4 ay Chauchat light machine gun. Ang number 5 ay Maxim MG08, mga machine gun na ito. So sa kaysaysayan ng World War 1,
napasama ang ano, napasama ang 45 1911. Hindi ako gumawa nito, nakuha ko rin lang sa YouTube. Hindi naman ako talaga historian. So yung mga ano diyan, magano din kayo, mag-research din kayo. Huwag kayong magano, pag napanood ninyo yung halimbawa ay shotgun ang ginamit. Tama 'yun, may shotgun. Ay ngayon, kung bubuuin ninyo yung history, may shotgun, may ma yung shotgun ni ano, ang gumawa din ng shotgun ay si ano din. Si Moses Browning din yung shotgun na 'yun. Ah, nakalimutan ko na may fixed bayonet pa 'yun eh. Ang alam ko Winchester ang ano nun. At kung mapapansin pa ninyo dito kung bakit dumami ang gumawa ng 1911 dahil sobrang demand ng 1911. Tingnan natin to, ha. Ito. Production expanded to the Springfield Armory, Remington, and other factories. Even that wasn't enough to meet the demand. To fill the gap, the U.S. contracted with Colt and Smith & Wesson for the production of 45 caliber six-shot revolvers. The two so ang lakas ng demand nun. Kaya yung mga Winchester, mga ibang ano, basta 45 caliber ang demand nun. Mapa-pistol man, mapa-revolver man yan. So ayan, at maaaring kulang pa yung aking research. Masyadong mahaba kasi kung panunuri natin yung mga videos. Hindi natin pwedeng panuri na mahaba, makaka-copyright tayo. Yun lamang yung nakuha ko. Pero ang gusto ko lamang patunayan ay nagamit. Bagaman hindi siya ang unang ginamit nung World War 1, kundi shotgun at saka yung revolver na gamit. At kung mapapansin pa natin, yan talaga yung ano, ni-request ng sundalo na gusto nila na ang sidearm nila ay pistol. Okay, yung mga, kung titingnan natin yung ano, yung development ng ano, ng 1911, yung una, mga walang safety grip, walang slide stop, yung magazine release ay nandito sa ilalim. Maganon. Ganon sila. Hanggang nung 1900, hanggang 1907, hanggang naging ano na, hanggang 1910. So mahaba yung taon. 10 taon na dinevelop talaga bago naging yung bagang final. Halos 10 taon. So ayan ang masasabi ko. Pero nagamit din niya noon sa Moro. Bandang huli na. At tama naman yun na 45 ang unang nagamit na revolver. Okay, yan lamang ang gusto kong ipaalam sa inyo. At mas maganda rin talaga yung nag-research din kayo. At kayo mismo na manonood. Panoorin ninyo yung, ano, yung history ng 1911, history ng Moro Rebellion. Doon ninyo makikita na nagamit din yung mga baril. At hindi lang talaga, hindi ko naman sinasabi na 45 lang ang ginagamit nun sa mga rebellion. Ni-request lamang nila na may stopping power. Gusto lamang nila yung may stopping power na ano na baril. Kaya shotgun at 45 ang kanilang ginamit sa mga Moro. Okay, yan lamang at sana dagdagan ninyo yung ating kaalaman at namin ko naman na minsan kulang yung ating kaalaman. Pagdating dyan sa mga historian, hindi naman tayo historian. Kaya may nagsabi sa atin na si Ranggulo mo. si Dr. Gabriel Cruz. Magulo daw ako. Sige. Ay kung magulo ako, hindi. Huwag ka naman noon para hindi ka maguluan. Okay lang kung naguguluan kayo sa akin. Talagang magulo talaga ang gera. Kung tutusin, hindi natin ano yan. Kasi itong si Francis Evaristo 1942 at 1846 ay bakit daw nagkaganon? Ay 1942 Second World War, ay 1846 ay ano yan eh. Kung di ako nagkakamali, gira ng Amerika at ng ano yan eh ng mga ano ito ng mga Indian.
Okay. Talagang magulo ang gira. Hindi natin alam. Dahil hindi naman tayo pinanganak ng panahon ng gira. So, okay, mahaba na itong ating ano. At sana, nakagawa pa tayo ng mga maraming videos. Huwag na rin nyo akong tanongin sa history. Di man talaga ako historian. Kaya, naguguluhan kayo sa akin. Okay, kaya pinanood ko na lamang yun at mas ano ko sa inyo, pagdating sa history, kayo na manood sa YouTube, andyan lahat yung mga history. Huwag na ninyo akong gambalain sa history para hindi kayo maguluhan. Okay, ito ang inyong pinipairam si Instructor. Maliit lang yung kalaman natin dyan. God bless us all. Thank you very much.